Rotate your. Magandang umaga, mga kapatid, lalo na sa Sovereign Grace Christian Church of San Pedro. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoong Diyos sa pagkakataong ito na pwede tayong magkaroon ng pag-aaral at pangangaral ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng live stream. Unang-una, nais kong sabihin sa bawat isa, medyo emosyonal ako dito sa sitwasyon natin ngayon, ano, kasi kahit na meron pong live stream na katulad dito, wala pong pwedeng ipantay sa pagtitipon ng kanyang mga mananampalataya. Hindi po pwedeng ipantay yan sa anumang live stream o technology na nai-enjoy at available sa atin ngayon. Kaya ang totoo lang, sa puso ko, I'm a bit emotional dito sa nangyayaring ito sa atin. At ganun pa man, ipanalangin natin ang ating bansa, ipanalangin natin ang buong mundo, ipanalangin natin ang sitwasyon na sana ay makaraos na tayo para bumalik na sa normal itong ating sitwasyon at muli magkita-kita tayo. At totoo sa puso ko, medyo namimiss ko ang marami sa inyo at namimiss ko yung worship service, namimiss ko yung pagtitipon natin. Kaya talagang sabi ko nga sa sarili ko, sabi ko nga dito sa inyo, medyo emotional ako sa nangyayaring ito sa atin. Now, ilang bagay lang po muna ang gusto kong sabihin para sa mga kapatid sa Sovereign Grace Christian Church at para lang sa kabatiran ng marami. Isa lang po ang ating live stream preaching ngayong Lord's Day. At I am hoping na after the preaching, you can still have time with your family to gather, to study the Word of God, and to pray. At kung mag-isa ka lang naman, sana ito yung pagkakataon para magbasa ka ng salita ng Diyos, mag-reflect ka. Para ito, marami kayong oras ngayon, ano? Maluwag ang inyong oras. At magbasa ng mga aklat na magpapalago sa inyo pong pananampalataya. So, yan po ano ang aking hamon. And then, next Sunday, we'll have another live stream in the morning at 11 o'clock. And Pastor Proy will be the one to preach to us. So, yan lang. Ano? So, I hope that everybody will still be there and will watch this live stream dito sa atin pong gawain ito. Now, dito lang ho ako sa bahay ngayon kasi medyo mahigpit ngayon dito sa aming barangay hanggang alas 12 ng hapon lang ang pwedeng lumabas ang isang membro sa pamilya at pagdating ng 12 o'clock ay curfew na. So, mahaba-haba talaga ang curfew ngayon. Ewan ko lang sa ibang lugar but here in our barangay Maharlika, here in San Pedro, we have a very strict rule. I think it's from the
city government. So, well, we have to abide for the good of everybody. And so, let's pray that these measures ng ginagawa ng government will truly be effective para ma-contain itong virus na ito. Manalangin po muna tayo. Panginoong Diyos, salamat po na pwede kaming magkaroon ng ganitong pag-aaral ng iyong mga salita sa kabila ng meron kaming isang sitwasyon na hinaharap na very strange sa aming lahat. Hindi po ito isang bagay na sanay kami. Akat ako, hindi rin sanay sa ganito. Pero kayo po ay nakakaalam ng lahat ng bagay. Pinayagan yung mangyari ang lahat ng ito. Meron kayong mas mataas na layunin. At kung meron kaming gustong ipagpasalamat sa kabila ng lahat, merong technology where we can still communicate with one another. We can still preach the word through live stream. We can still edify one another through the study of your word. Be with me, strengthen me, give me wisdom, help me to communicate well, to speak with clarity, upang sa ganoon ang mga katotohanan ng iyong salita ay totoong magbigay ng pagpapala sa aming mga kaluluwa. Muli, ito ang aming samo at dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Pansamantala po, mga kapatid, na atin pong ititigil yung atin pong series sa aklat ni James na pinamagatan nating Be Doers and Not Hearers Only. Naisip ko lang yan sapagkat ang ating mundo sa panahong ito ay nasa state of trouble. And because of that invisible enemy that is trying to harm the populace, and I was thinking of encouraging each one from the Word of God, and I find it appropriate to bring to you what Jesus said in John chapter 16, verse 33. Though, if I'm not mistaken, siguro some 6 or 7 years ago, nakapag-preach na rin ako sa mga talatang ito, no, sa ibang anggulo. At gusto kong gamitin uli ito para hamunin tayo sapagkat alam natin na ang salita ng Diyos naman ay laging napapanahon, hindi naman ito naluluma sa kanyang katotohanan at aplikasyon sa bawat sitwasyon na meron tayo ngayon. So ngayon babasahin natin John chapter 16 at basahin na natin mula sa verses 31 to 33 in order to see the context, but I will focus on verse 33. Verse 31, I'll be reading that from the ang bagong ang Biblia version o translation, yung Tagalog po na ginagamit din natin sa ating pong church kapag tayo ay nagkakatipon. Verse 31, John 16, 31 to 33. Sinagot sila ni Jesus, "Ngayon ba ay sumasampalataya na kayo? Narito ang oras ay dumarating at dumating na nga na kayo'y magkakawatak-watak ang bawat isa sa kanyang iiwan ninyong mag-isa. Subalit hindi ako nag-iisa sapagkat ang Ama ay kasama ko. Ang mga bagay na ito ay sinasabi ko sa inyo upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay naharap kayo sa pag-uusig, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob, dinaig ko na ang sanlibutan." Ito ang salita ng Panginoon. Ano ba ang dala nitong COVID-19 na ito sa atin? Now, takot sa marami, ligalig, at syempre hindi rin naman natin maiiwasan na maging tayong mga mananampalataya ay may pangamba rin, no? Pero ang katotohanan, kung tayo ay isang Kristiyano, isang mananampalataya, na ang pangamba na tayo ay maaaring dapuan ito at ikamatay natin ito, mas higit doon ang ating dahilan sapagkat kahit naman walang COVID-19, haharapin pa rin natin ang kamatayan, ano? At bagamat ang kamatayan ay isang kaaway, dapat nating iwasan, dapat nating layuan, darating din ang araw haharapin natin ito kahit wala nang itong COVID-19 na virus na ito, no? At sa araw na yon haharapin natin ito ng may tapang kasama ng pangako ng ating Panginoong Jesucristo na hindi niya tayo iiwan at tayo ay dadalhin niya doon sa kalwalhatian. Of course, gusto ko rin sabihin mga kapatid na mag-ingat tayong lahat. We don't romanticize death. We don't seek death.
It is an enemy, but we, and therefore we have to be careful and give an extra carefulness sa ating mga sarili. Pero gusto kong mag-focus dito sa ating pong text ngayon dahil palagay ko ay meron din pong hamon na pwedeng ibigay ito sa atin sa sitwasyon na meron tayo ngayon. Ano? At nais kong pamagatan itong ating pag-aaral na peace in the world of tribulation. Now, how can we expect a better life in this world? What do we have in this sinful world? Nothing but lies, bitterness, maltreatment, calamities, corruption, hatred, pain, killings, and pestilence, like the COVID-19. This is happening in the midst of prosperity and advanced technology. Kaya itong text na binasa natin ngayon at pinag-pag-aaralan ay nagpapatibay ng isang katotohanan na ang pangkasalukuyang mundo ay hindi kailanman nagbibigay ng totoong kapayapaan, kundi ang ibibigay nga niya ay kapighatian. And that tribulation is not something that will happen in the future. Ano? Eh, may mga nagtuturo na sa ating pong mga kapwa, mga Christian group din, that there would be a tribulation in the future, a 7 years tribulation, they said. Pero malinisan natin na yung tribulation, it's happening right now. And it will continue to happen until the day of consummation, hanggang sa araw ng paghuhusto. Pero sa kabila daw ng kapighatiang ito, sabi ni Jesus, meron siyang ino-offer sa kanyang mga alagad sa mundo ng kapighatian. Ano yun? Kapayapaan. At yan ang mensahe na gusto kong ibahagi sa inyo at i-highlight sa bawat isa sa atin ngayon. Na yung mensahe na ang kapayapaan ay isang pangako ng katiyakan para sa mga Kristiyano sa gitna ng iba't ibang sirkumstansya ng buhay. Peace or the shalom is a promise of total well-being for Christians in all circumstances. It is not a promise of good circumstances, but a well-being in all circumstances. Meron nga pong isang manunulat, inilarawan niya yung sinabi ng Panginoong Jesus na ito sa ganitong paraan. Sabi niya, there are beautiful and terrible things that will happen for Christians in this sinful world. Dalawang larawan, no? There are beautiful and terrible things that will happen to Christians in this sinful world, no? But before we focus on verse 33, mapapansin natin na mayroong tatlong bagay na inihula ang Panginoong Hesukristo concerning doon sa 12 alagad niya. Unang-una na sinabi niya rito, magkakaroon daw ng dispersion. Susunod, magkakaroon ng confusion. Sunod, magkakaroon daw ng isolation. Tatlong bagay. They would be in dispersion. Ngayon, magkakasama sila. At as often the case, there is an encouragement and strength in number. Pero, the time will come, sabi ng Panginoong Jesucristo, yung lakas at yung encouragement dulot ng inyong dami o bilang o pagsasama-sama ay mawawala o magiging absent sa araw na yon. Secondly, he foretold their confusion. Verse 31. No? Ang Panginoon tanong yung kanyang mga alagad, sabi, ngayon ba ay sumasampalataya na kayo? Alam niyo po, itong tanong na ito ay nagpapahiwatig na there is somewhat confusion in the hearts of the disciples. Sinasabi nila, naniniwala sila na si Jesus ang siyang Messiah. Pero ang tanong, yan bang paniniwala na si Jesus ang Messiah, yan pa rin kaya ang paniniwala nila kapag dumating na yung oras na masasaksihan nila yung reality ng karahasang pagdadaanan ng Panginoong Hesukristo dahil sa kanyang sakripisyo na mauuwi sa kanyang kamatayan doon sa krus. Yun pa rin kaya, no? Yung magiging
damdamin nila, ganun pa rin kaya yung kanilang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Hindi kaya sa araw na yun eh, tasabihin nila sa kanilang sarili, paano ang isang tagapagligtas ay hindi nagtagumpay laban sa aming kaaway? Paano kami ililigtas ng isang tao na hindi naman niya kayang iligtas ang kanyang sarili? How can he save us when he is helplessly yielding in the punishment being given to him by the Roman authorities? Now, pangatlo, Jesus revealed that they would be isolated or in isolation. Verse 32, sabi doon, "Behold, the hour is coming. Indeed, it has come when you will be scattered, each to his own home, and will leave me alone." Eh, parang sinasabi rito ng Panginoong Jesucristo na yung layunin ko ng pagpunta rito ay para pag-isahin ko kayo. No? For that, sa mga alagad, for that matter, and if we are going to apply it universally sa lahat ng mga mananampalataya sa iba't ibang bahagi ng mundo, ay magiging isa sila. Pero darating ang araw na tatakbo kayo in your own little world. You will be isolated in your own little world. At ito yung tinatawag na ng Panginoong Jesucristo na tribulation. No? This is part of the so-called tribulation that is describing the world for the Christians. Eh, alam nyo, hindi naman siguro nararamdaman ng mga hindi mananampalataya na tribulation itong nararanasan natin ngayon. Ano? Well, siguro iniisip nila, well, mayroong discomfort kasi wala, yung movement mo very limited, hindi mo napupuntahan yung gusto mong puntahan, hindi ka nakakapasok sa trabaho, hindi ka nakakapasok sa eskwela, at maging yung business mo maaring affected, so somewhat merong dating yun sa kanila. Pero tayo bilang mananampalataya, higit pa rin ang nararamdaman natin na bigat. Bakit? Sapagkat sa atin ang pagtitipon ay mahalaga. Ang pagtitipon ay sagrado. Ang pagtitipon ay isang pagkakataon para sa ating mga mananampalataya na makadaupang palad, makaniig ang espesyal na presensya ng Panginoong Diyos na bumababa sa pagtitipon ng kanyang mga mananampalataya sa araw na kanyang itinakda. Kaya mahalaga sa atin ang worship. No? Kaya ako nalulungkot at alam ko yan din ang damdamin ng marami ngayon that we cannot gather together as a church. It is important to us. And thus, it is somewhat a tribulation to us. Ito ay isang kapighatian para sa atin. Now, that bring us to verse 33. Ang sabi sa verse 33, ang mga bagay na ito sinasabi ko sa inyo upang sa akin, magkaroon kayo ng kapayapaan sa sanlibutan ay naharap kayo sa kapighatian. Ngunit lakasan ninyo ang inyong loob. Dinaig ko na ang sanlibutan. At I have two headings this morning. First, the sober warning pronounced. The sober warning pronounced. That is the first heading. The second heading is this. The solemn or the sweet consolation promise. The sweet consolation promise. First, the sober warning pronounced. Now, sa ating panahon ngayon, naririnig natin madalas yung mga turo at pangangaral na kung may totoo ka daw pananampalataya kay Kristo, everything will be alright. Lahat ng mga nangyayari sa iyo, puro magaganda lang. Lahat ng mga karanasan mo ay puro masasaya lang. Walang hindi masaya, walang pangit, walang indulto sa buhay. No, itong linggong ito, katatanggap ko lang nung text mula sa isang tao, sabi niya, ang mga totoong Kristiyano, hindi mahahawa ng COVID-19. Yan ang sabi niya. Now, hindi ko na lang siya pinatulan sapagkat na akong time na pumatol pa sa ganyang klase ng mga paniniwala. Pero yung ganyang klase ng kaisipan, hindi tinuturo ng Biblia yan. We don't have that kind of teaching in the Bible. Eh dito ang kausap ng Panginoong Jesucristo, mga alagad niya doon sa upper room eh. Kaya ito ng upper room discourse. Sinasabi niya, in this world, you shall have tribulation. Mararanasan ninyo ang kapighatian ito dito sa mundo. At alam niyo ba kung bakit kayong mga alagad ko ay may kapighatian? Dahil
Hindi lang dahil ang mundong ito ay makasalanan, kundi dahil meron kayong identification sa akin. You are identified with me. No? Di ba sinabi ng John chapter 15 verse 19? If you were of the world would love you as its own. But because you are not of the world, therefore the world hates you. There is some kind of tribulation na meron tayo na wala sa mundo sapagkat tayo ay naka Kristo Jesus. At yan inaffirm dito sa John 16:33. Totoo mga kapatid na ang pagiging Kristiyano, pwede nating sabihin, ito ang pinakamapalad at pinakamataas na antas ng kagalakan na pwedeng maabot ng isang tao sa mundong ito. Kasi tayo ay recipient ng God's wonderful favor, no? And this is the reason why kung ikaw totoong Kristiyano, totoong mananampalataya ka, hindi mo pwedeng ipagpalit yung pananampalataya mo kay Kristo at yung relasyon mo sa Diyos sa anumang bagay dito sa mundo. Sapagkat kung gagawin mo yan, hindi ka totoong Kristiyano. Sapagkat ang totoong Kristiyano na abot niya ang pinakamataas na antas ng pagiging mapalad dito sa mundong ito. Pero, mga kapatid, God has ordained in the most wise counsel of His will that even His own children should suffer tribulation in this world. And as long as they are in this world, they will suffer tribulation before they enter the kingdom of heaven. Pinaliwanag ni Pablo yan din sa Acts 16, Acts 14:22, sinabi nga niya eh, no, sa maraming kapighatian, tayo ay makakaranas nito bago tayo pumasok doon sa kaharian ng langit. Like kung ang kapighatian ay something future pa, yung daw 7 years tribulation, future pa yan. Pagka sa huling bahagi pa yan ng kasaysayan, eh bakit sinabi ni Pablo, kasama siya. No? Sabi niya, through many tribulation, before we enter the kingdom of heaven. So kasama siya. So ibig sabihin, umpaman, nung nandito pa siya, nakakaranas na siya ng kapighatian. At totoo yun. Lahat tayo nakakaranas ng kapighatian. And ano ba yung ibig sabihin ng tribulation? Tribulation, no, in the general word, is ito ay to describe trouble, distress, difficulty, circumstances, and anguish of any kind, which are common in man. No? We have to live with the consequences of the fall in this world, such as calamities, stripes, and evil system. But certainly, this word describes the Christians might be facing by virtue of their faith in Christ. No? We are experiencing the suffering na naranasan ng karamihan ng mga tao. But the word tribulation itself, lalo na sa gamit dito ng Panginoong Jesucristo, ay naglalarawan ng karanasan ng Kristiyano. No? Dahil sa kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, meron tayong kakaibang tribulation na hindi naiintindihan ng karamihan. Meron kakaibang damdamin ng mundo sa atin na hindi naiintindihan ng karamihan. Halimbawa, 2 Timothy 3 verse 12, indeed, all who desire to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. 1 Peter chapter 4 verses 12 to 13, mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok na dumarating sa inyo, upang kayo'y subukin na wari may isang katakatakang bagay na nangyayari sa inyo. Kundi kayo'y magalak, yamang kayo'y nakikibahagi sa pagdurusa ni Kristo upang kayo man ay matuwat sumigaw sa galak kapag ang kaluwalhatian niya ay nahayag. So, maliwanag yan eh, na meron talaga tayong dadaanang pagsubok. At sabi ni Jesus Christ, darating yan sa atin dito sa mundo. Sabi ni Pablo, darating yan sa mga mananampalataya na gustong mabuhay ng may kabanalan. Sabi ni Pedro, huwag kayong magtaka. Darating ang mga pagsubok na yan. So, meron tayong warning dito, no? At mahalaga itong warning. He has given us this sober warning. So, we should not be surprised when trouble hit us. And that we should learn how to rejoice even in times of tribulations.
Now, some of you may have heard this story from me in the past. Nakasakay ako minsan sa bus, no? Patungo ako noon sa Cubao. Sumakay ako ng bus diyan sa Alabang. At noong nasa SLEX na kami, merong isang lalaki na tumayo at nagpakilala siya. Isa siyang captain ng Philippine National Police. Sabi niya sa amin, meron pong mangyayaring eksena rito sa loob ng bus. Huwag ho kayong matakot, huwag kayong magpanik. Kasi meron kaming tinitest na isang klase ng instrumento para check daw yung mga hold-upper loob ng bus, yung mga hijacker. So ang mangyayari, okay, ay merong tatayo na magsasabi, magpapakilala na siya isang hold-upper, hold up ito, no? Walang gagalaw, parang ganon, something like that. Pagkatapos ay mamaya-maya daw ay merong papasok ng mga pulis at titingnan kung yung hold-upper ay matutukoy nila. So ganyan ang eksena, no? Pinaliwanag sa amin. So yun nangyari. Biglang may tumayo, hindi kung saan, walang kaabog-abog, biglang tumayo, nagkataumpa yung taong tumayo na yun, katabi ko, no? Hindi ko naman alam na siya pala yun. Bigla siyang tumayo at sinabi niya, hold up ito, walang gagalaw, at umupo lang sa inyong mga pwesto. Ganun, ano? So, pagkatapos, pagpasok doon sa, lumabas na yung bus sa SLEX, nandun na kami sa may Manggalyanes, biglang may pumara ng mga patrol at pumasok sa loob ng bus at tinukoy nila yung hold-upper at inilabas nila, no? So, something like that. Pero alam nyo, mga kapatid, damang-dama ko yung tension doon sa loob ng bus, no? Naramdaman ko na may takot din doon sa mga pasahero at ako nakaramdam din ng kaba, no? Parang iniisip ko, paano kaya kung totoo ito, no? Hindi ito parang eksena lang. Pero yung paalala sa amin noong pulis ay malaking bagay, no? Na kahit mayroong tensyon, may kaba, hindi kami nagpanik. Kaya napakahalaga ng warning sa atin. Tulad dito, Christ has given us the warning in advance so we can prepare and know how to respond in times of tribulation. And that truly, we can say na ganyan talaga rito sa mundo. No? Dito nga sa karanasan nating ito, lalong nararamdaman ko na tayo mga Kristiyano hindi talaga taga dito sa isang mundong makasalanan. The world is not our home. We are just passing through. There is a better place for us. Of course, in heaven and finally in the new heavens and new earth. And so, that brings me to my second heading, the sweet consolation promise. Now, peace does not mean an absence of problem of difficult or difficulties in life. It doesn't also mean a cessation of hostility. It is not a promise for good circumstances. Peace, o sa wikang Hebreo ay shalom, is a promise of total well-being for Christians in all circumstances. It is not a promise of good circumstances, but a well-being in all circumstances. Ito ay isang panloob na kapanatagan, no? Doon sa ating mga puso na anuman ang mangyari ay pwede nating masabing it is well with my soul, no? Ito ay isang disposition sa loob ng ating kaisipan na dahil tayo ay kabilang sa mga tao ng Diyos, kahit na nasa gitna tayo ng iba't ibang mga kapighatian o mga kalituhan. At saan natin makikita ang kapayapaan ito? Hindi natin ito makikita sa mundo. Hindi natin makikita ito sa ating sarili. Hindi natin ito masusumpungan sa mga performance na meron tayo o maging sa material na possessions na taglay natin. Sabi ni Jesus, in me, you may have peace. So, we can find that peace through, number one, the person of Christ. Number two, the performance of Christ. Number three, the presence of Christ. So, unang-una, we can find that peace through the person of Christ. Bakit sa persona ni Kristo lamang
Masisumpungan ng kapayapaan for the simple reason that according to Isaiah chapter 9 verse 6, He is the Prince of Peace. 2 Thessalonians chapter 3 verse 16, He is the Lord of Peace. Ephesians 2, 13 to 14, He is our peace with God. So, we can find that peace through the person of the Lord Jesus Christ. But number two, through the performance of Christ. Salungat doon sa madalas na naririnig natin na ang Diyos daw, mahal niya ang lahat ng tao. Hindi po totoo yan. Ang totoo, galit ang Diyos. Napupuot ang Diyos sa mundong makasalanan. Hindi lang sa kasalanan, kundi sa mga makasalanan. Dahil ang Diyos ay banal, tayo makasalanan. Ang Diyos ay matuwid, tayo ay liko. Ang Diyos ay makatarungan, tayo ay gumawa ng mga bagay na lumalabag sa Kanyang kautusan. Ano magiging damdamin ng isang Diyos na banal sa tulad natin? Kung tayo ay sumasalungat sa Kanyang katangian, hindi ba't ang Kanyang damdamin ay parusahan tayo? Hatulan tayo? Yan ang totoo. Kaya nga, ang kailangan natin ay maipagkasundo tayo sa Diyos. Or else, we will be forever condemned. At si Kristo bilang isang sakripisyong handog, tinanggap niya sa Kanyang sariling katawan ang puot ng Diyos, ang paghatol ng Diyos. Tinanggap niya ito alang-alang sa kapakanan ng Kanyang mga hinirang. At ngayon, sa pamamagitan ng sakripisyo ni Kristo, ang hustisya ng Diyos ay nabigyan ng kasiyahan. Ang katuwiran ng Diyos ay naitanghal sa pamamagitan ng ganap na pagsunod ni Jesus sa kautusan. Pinagtagumpayan niya ang mundo. He conquered the world. He conquered temptations. He conquered agony, pain, sin, and even death. He conquered everything for us in order that we shall be reconciled to God and God be reconciled to us. And this is what love of God really means. No? Yan po ang ibig sabihin talaga ng totoong pag-ibig. Hindi yung mababaw na antas ng pag-ibig. Ang totoong pag-ibig ay ito. Ang totoong pag-ibig ay saving, redeeming, and reconciling love through Christ's sacrifice. And therefore in Christ, we shall have a perfect peace through the performance, through His own performance in His life here on earth and in the cross of Calvary. Ang pangatlo, we can find that peace not only in the person, the performance, but in the presence of Christ. Look at 2 Thessalonians chapter 3 verse 16. Sabi rito sa ESV, "Now, may the Lord of peace Himself give you peace at all times in every way. The Lord be with you all." Ang presensya ng Panginoong Jesucristo ay ipinangako niya sa atin sa lahat ng panahon, maging sa panahon na dumadaan tayo sa hindi madaling karanasan. Naranasan ni Pablo yan. Yan ang patutuo ni Pablo. Siya ay hinuli, inaresto, ikinulong. At ayon sa 2 Timothy chapter 4 verse 16, ito yung mabigat niyang karanasan eh. Sabi niya, "At my first defense, no one came to stand by me, but all deserted me." Isipin niyo yan. Huh? Naranasan ba ninyo yung ganyang klase ng pakiramdam? Yung bang pakiramdam na parang nag-iisa ka? Eh ako naranasan ko yan. No, hindi ko sinasabi na hindi ako naiintindihan ng mga tao sa paligid ko. Of course, my wife loves me and cares for me, my children, and of course, I have friends, the brethren. May mga tao na nagmamahal sa akin. Ang nanay ko, ang mga kapatid ko. Pero may mga pagkakataon na parang yung pagmamahal nila ay hindi makapagpapabago ng sitwasyon. Ewan ko ba kung naiintindihan niyo yung sinasabi ko. Yung bang, may mga pagkakataon that their love can't make difference, can't change the situation. Eh,
Yan ang naranasan ni Pablo eh. Nothing can equal what Paul experienced when he was deserted by his own friends in facing the Supreme Court of the Roman Empire. But look at the next verse, in verse 17 ng 2 Timothy chapter 4. Verse 17 says, "But the Lord stood by me and strengthened me." In other words, sinasabi ni Pablo, iniwan ako ng iba. Nag-isa ako. Whether intentional or not. Pero nag-iisa ako. Pero mayroon akong kapayapaan sa oras na yon na hindi maipaliliwanag. Isang kapayapaan na di malirip ng pag-iisip. Isang kapayapaang lumalagpas sa pag-unawa. Sapagkat si Kristo ay tumayo na kasama. Now, this is something that only God's people understand, brethren. Yung sinabi ni David, diba? Sa Psalms 23, "Yea, do I walk through the valley of the shadows of death, I will fear no evil, for you are with me." This is blessing and favor in the highest level. Ano bang mangyayari sa atin, mga kapatid? What is this COVID-19 brings to us? Actually, I don't know. And even the authorities, they cannot promise. I was talking to Matt Gamston 2 days ago, two, 3 days ago. Sabi niya sa kanila daw, sa England, ang tingin ng mga authorities nila ay it will still be happening maybe 4 to 5 months. So yung situation na yan, tayo parang pinoproject lang natin mga 1 month, pero sila hanggang 5 months daw, yun ang kanilang sinasabi. So medyo mahirap itong sitwasyon na ito, no? So I don't know, tiyak yan ang ating economy will be ruined, lalo na yung mga daily earners natin, mga no work, no pay, nasa disadvantage talaga sila. Pero kung ikaw ay totoong tao ng Diyos, pinangako niya ang kapayapaan, isang kapayapaan na lumalagpas sa pangunawa natin sa mundo ng kapighatian. And brethren, that is certain. That is certain and guaranteed by the very word of God. And I believe such a peace is also present even in the midst of facing the certainty of death. Yan ang totoo, mga kapatid. Isa sa mga historical event sa bayan ng Gloucester City sa England. Palagay ko, nabanggit mo na yata ito minsan sa isang pangangaral, di ko na matandaan, dito sa church, no? Na ay isang historical figure sa kanila, ang pangalan ay si John Hooper. Na merong itong si ano, itong si Matt Gumston, siya po ay dati no nandito pa siya sa atin sa church, eh meron siyang aso, pangalan Hooper. Di ko alam kung saan niya kinuha, palagay ko. Doon ko lang doon napunta ako ng England. Palagay ko, doon ko na naisip, doon ko naman naitanong sa kanya, maaaring doon niya kinuha yung pangalan na yun, John Hooper. No? Si John Hooper, siya po ay, he was burnt at stake, pinasunog siya ng buhay. Noong kapanahunan ni Queen Mary Theodore, o kung tawagin ay Bloody Mary. No? Si John Hooper, siya ang bishop ng Gloucester, England, noong 1551. At I was able to visit yung kanyang statue. No, dalawang beses nakita ko, nakapagpapicture pa nga ako doon sa malaking estatwa niya doon sa Gloucester. At of course, yung kwento na yan eh, medyo matindi sapagkat noong panahon na yan, noong umupo na sa trono itong si Queen Mary Theodore, isa sa mga ginawa niya ay usigin
ang mga Protestant Christians. Gusto niyang ibalik yung Roman Catholicism sa Inglaterra noong panahon na 'yan. Ang ginawa niya, pina-aresto niya, pinakulong niya ang maraming mga evangelical Christian at pinapatay niya ang mga evangelical leaders, no? At isa na si John Hooper ang nanganib sa ganitong klase ng karanasan. At natandaan ko sa pangyayaring 'yon, nakakulong noon si John Hooper while in prison, no, before yung time ng kanyang execution, no, because binibigyan pa siya ng pagkakataon na i-recant yung kanyang pananampalataya at bumalik na sa relihiyon na gusto ni Queen Mary Tudor, eh binisita siya ng isang kaibigan ng pangalan si Anthony Kingston. At with much affection and many tears, sabi ni Kingston sa kanya, "Hooper, consider that life is sweet and death is bitter." Isipin mo, ang buhay ay matamis at ang kamatayan ay mapait. Pero sumagot si Hooper, sabi niya, "Ang buhay sa darating ay higit na matamis at ang kamatayan na darating ay higit na mapait." Noong February 9, 1555, Hooper was burned at stake. Pero hindi natalo ang Kristyanismo. Ang kanyang kamatayan ay hindi kamatayan ng Kristyanismo. Sapagkat dito nakita ang tagumpay. There is victory even for death. At yan ang totoo kung ikaw ay Kristiyano ngayon. You will be always in trouble, no? You may be experiencing difficulties in life, and you will face death itself. But, pinangako ng Panginoon na there is a sweet life after death for the many believers, for all the believers. Pero kung hindi ka pa Kristiyano ngayon, ito ang gusto ko sabihin. You will always be in trouble. You will always be confused. Kahit wala ng COVID-19, you will always be in trouble. You will always be confused. Dahil sa iyong kalalagayan, anong dapat mong gawin? Lumapit ka sa prinsipe ng kapayapaan, sa Panginoon ng kapayapaan, si Jesucristo, na nangako ng sino mang lalapit sa Kanya, no? Na nabibigat ang lubha ay kanyang pagpapahingahin. Lumapit ka sa kanya. Embrace him. Come to him. Submit to him. Siya lang ang magbibigay ng kapayapaang kailangan mo. Sana gawin mo na ngayon ang paglapit sa daan ng pananampalataya at pagsisisi. Huwag mo nang ipagpabukas yan. Hindi kailangan bukas, hindi kailangan sa susunod na araw. Ngayon na, lumapit ka na sa kanya. Hindi natin alam ang bukas. Hindi natin alam ang mga mangyayari. Itong nangyaring ito sa atin, ito isang pagkakataon para sa marami. At maaari ikaw na nakikinig na hindi pa mananampalataya. Ito rin ay pagkakataon para sa iyo. Na i-consider mo ang Panginoong Jesucristo ngayon. Lumapit ka sa Kanya. At sabihin mo sa Kanya, "Panginoon, iligtas mo ako. Iligtas mo ang tulad kong makasalanan." At totoong ililigtas Kanya. At bibigyan Kanya ng kapayapaan sa gitna ng kapighatian. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos, salamat po sa pagpapalang ito na ibinigay mo sa amin. Nagkaroon kami ng pagkakataong makapag-aral ng iyong mga salita. Salamat po sapagkat ang salita mo pa rin ay malayang na ilalahad at napapakinggan sa iba't ibang mga lugar namin through live streaming. Salamat po sa pangako mo para sa mga Kristiyano na kahit mayroong kapighatian, mayroong kapayapaan. At ito ay isang blessing, isang malaking pabor sa amin. Nahaharapin namin ang bawat araw na walang katiyakan, pero nandyan ang iyong pangako na hindi mo kami iiwan. Kasama mo kami. At anuman ang mangyari sa amin, dadalhin mo kami sa kaluwalhatian. Pero Panginoong Diyos, nais din namin ipanalangin, sana mas marami pa ang makakilala sa iyo. Sana sa pamamagitan ng
pangyayaring ito na ngayon ay merong lockdown sa mas maraming mga lugar dito sa bansa namin at maging sa ibang bahagi ng aming mundo, ito rin ang pagkakataon na i-convict mo ang maraming mga tao na i-consider nila ang kanilang kalalagayang espiritual sa inyong harapan. Sana mas marami nakikinig sa mga live stream preaching, at sana marami po ang ngayon ay nag-iisip sa kanila pong sariling kalalagayan. At alam namin, Panginoon, na ang tamang sagot lamang ay na kay Kristo Jesus. Yan ang sinabi ng iyong mga salita. Panalangin namin na bigyan mo kaming kalakasan, provide mo lahat ang aming pangangailangan, mga kapatiran namin sa Sovereign Grace Christian Church, members and regular attenders, mga kapatiran namin na nasa ibang bansa na nakikinig ngayon, i-bless mo rin po sila. At ang iba pa, we are not acquainted with them, but they are listening to this live stream. We pray that you bless them, Lord, keep them safe, at sana po ay sa lahat ng ito ay maluwalhati namin lagi ang iyong pangalan. Muli, ang papuri ay tanging sa iyo lamang. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Maraming salamat mga kapatid sa inyo pong panonood dito sa aming live stream, at next Sunday uli ay meron pong live stream, ano, si Pastor Froylan will be preaching to us, and of course sa lahat ng mga members ng church, mga attenders ng Sovereign Grace, patuloy po ako na magpapadala ng iba't ibang mga information sa inyo. Of course I will send my yung sinabi kong pagbubulay-bulay araw-araw, at sana antabayanan nyo lang lagi. Pag-pray nyo rin ako, at pag-pray natin ang bawat isa. Maraming pong salamat, at magandang umaga pa sa inyong lahat.